Hi everyone! Welcome to my channel. At ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Maria Rodarte Sullivan ay isang masiglang 38 years old na kilala sa kanyang talento sa singing at likas na mabait. Siya ay nanirahan sa Somerville, South Carolina, isang maliit na bayan na kilala sa charming downtown at sa taon ng Flower Town Festival nito. Nagtrabaho si Maria bilang isang freelance na artist na lumilikha ng magagandang mga paintings at sculptures na ibinebenta niya sa mga lokal na art fair at gallery. Si Maria ay nanirahan kasama ang kanyang asawang si David Sullivan at ang kanyang 18 years old na anak na lalaking si Tyler. Si David ay isang retiratong opisyal ng hukbong dagat at sila ay kasal sa loob ng 10 taon. Sa kabila ng kanilang 20 taong agwat sa edad, si Maria at David ay labis na nagmamahalan. Nagkita sila sa isang lokal na palabas sa sining kung saan nakadisplay ang mga gawa ni Maria. Agad na naakit si David sa kanyang pagkamalikhain. Sinikap ni Maria ang kanyang makakaya upang lumikha ng isang masaya at maayos na tahanan. Binalansin niya ang kanyang freelance na trabaho at pag-aalaga kay Tyler. Siya ay isang mother figure kay Tyler na nawala ng biological na ina ilang taon na ang nakalilipas. Hindi maayos umano ang relasyon ni na Maria at Tyler, ngunit nanatili siyang umaasa na sa huli ay magkakasundo sila. Sa kanyang libreng oras, masaya si Maria sa pagbabasa at pagha-hardin. Ang kanyang hardin ay puno ng makulay na mga bulaklak, isang patunay ng kanyang pagmamahal sa kalikasan. Si Maria ay aktibo rin sa lokal na komunidad, nagbubolontaryo sa pampublikong aklatan sa Somerville at nakikilahok sa mga kaganapan sa kapitbahayan. Sa mga araw bago ang kanyang pagkawala, si Maria ay nasasabik tungkol sa isang bagong proyekto ng sining na kanyang ginagawa. Isang serye ng mga eskultura na inspirasyon ang lokal na wildlife at landscape ng South Carolina. Binalak ni Maria na i-showcase ang mga piraso nito sa nalalapit na pagdiriwang ng Flower Town Festival. Inaabangan din niya ang isang maliit na family getaway. Umaasang makakatulong ito sa pag-aayos ng hindi magandang relasyon nila ni Tyler. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang karismatiko at palakaibigan. Mayroon siyang malapit na social circle at palaging handang tumulong sa iba. Sa kabila ng mga hamon sa kanyang buhay, nanatiling optimistiko at puno ng pangarap si Maria. Pinapangarap niyang magbukas ng sarili niyang art gallery balang araw at magbigay inspirasyon sa iba. Nakalulungkot na ang kanyang mga pangarap ay biglang naglaho dahil sa walang kabuluhang mga desisyon. Noong umaga ng September 12, 2012, bandang 8:30 AM, ang kapitbahay ni Maria na si Lilibeth Carter ay papunta sa bahay ng mga Sullivan. Si Lilibeth na 25 years old ay madalas niyang binibisita si Maria para talakayin ang kanyang true crime novel na kanyang ginagawa batay sa mga totoong pangyayari sa buhay. Kumatok si Lilibeth sa pinto ngunit walang sumasagot. Napansin niyang kakaiba ito dahil karaniwang maagang gumising si Maria dahil nagtatrabaho ito sa kanyang art studio. Ang studio ay isang maliit na hiwalay na gusali sa likod bahay. Nagpa siya si Lilibeth na tingnan doon. Habang papalapit siya sa studio, napansin niyang bahagyang nakabukas ng pinto. Pagpasok ni Lilibeth, sinalubong siya ng nakakakilabot na eksena. Si Maria ay nakahiga sa sahig na puno ng dugo. Ang silid ay magulo na may mga basag na eskultura at mga basag na salamin sa lahat ng dako. Bakas sa katawan ni Maria ang marahas na pakikipagbuno. Kulat na gulat at kinalabutan si Lilibeth. Nanginginig ang mga kamay habang mabilis na nagdial sa 911 sa kanyang cellphone. Pinakalma ng 911 operator si Lilibeth sa abot ng kanilang makakaya. Inutosan siyang manatili sa labas at maghintay na dumating ang mga pulis. Gulat na gulat si Lilibeth sa kanyang nakita. Sinusubukang iproseso at intindihin ang mga nangyayari. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga pulis at agad nilang sinimulan ang kanilang imbestigasyon.
Napansin nila ang mabigat na eskultura malapit sa katawan ni Maria. Malinaw, ito ang ginamit na sandata ng umaatake sa kanya. Ang estado ng studio ay nagpapahiwatig ng isang marahas na pangyayari. Si Lilibeth ay kinausap ng pulisya. Nalilito pa ito ngunit nagawa niyang magbigay ng isang malinaw na salaysay. Inilarawan niya ang kanyang relasyon kay Maria at ang kanyang mga dahilan sa pagbisita. Ang kanyang mga detalyadong obserbasyon ay nakatulong sa mga imbestigador na malaman ang timeline ng mga kaganapan. Pagpasok ng mga imbestigador ay sinalubong sila ng isang nakakatakot na tanawin. Ang dugo ay tumalsik sa mga dingding at ang sahig ay natatakpan ng mga sirang eskultura at mga basag na salamin. Ang silid ay mukhang isang eksena mula sa isang horror movie. Agad na kinordon nila ang lugar upang mapanatili ang mga ebidensya. May ingat na sinuri na Detective Coco at Officer Montes ang pinangyarihan ng krimen na naghahanap ng anumang mga ebidensya. Gumamit sila ng advanced forensic techniques kabilang ang fingerprint dusting at blood pattern analysis upang pagsama-samahin ang nangyari. Ang mga investigator ay nagtrabaho ng mabilis ngunit maingat. Nakolekta nila ang mga sampol ng dugo at buhok para sa pagsusuri ng DNA at kumuha ng mga larawan ng eksena mula sa bawat anggulo. May nakita rin silang ilang bagay na tila wala sa lugar, tulad ng punit-punit na tela at sirang alahas na kinuha nila bilang ebidensya. Sino kaya ang gumawa nito at bakit? Alam ni Detective Coco at Officer Montes na malayo pa ang kanilang hinaharap. Ngunit determinado silang hanapin ang hustisya para kay Maria. Ang asawa ni Maria na si David Sullivan ang unang sospek na inimbestigahan ng mga pulis. Si David na 58 years old ay may isang disiplinado at matatag na personalidad na hinubog ng kanyang taon sa serbisyo sa Navy. Pinakasalan niya si Maria 10 taon na ang nakakaraan na nagbibigay sa kanya ng katatagan at suporta. Sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, si David ay labis na nagmamahal kay Maria at napaka-protective sa kanyang pamilya. Noong September 2012, matapos matuklasan ng mga pulis ang katawan ni Maria, dinala nila si David para sa pagtatanong. Si David ay mukhang kalmado, ngunit malinaw na apektado sa balita ng pagkawala ng kanyang asawa. Sinabi niya sa mga investigator na siya ay nasa isang business trip sa Hampton sa Boston. Nagbigay siya ng mga resibo ng hotel at kumpirmasyon ng kanyang mga oras ng check-in at check-out para i-back up ang kanyang alibi. Ang panayam kay David ay tumagal ng ilang oras. Tinanong siya ng mga investigator tungkol sa relasyon nila ni Maria at anumang posibleng kaaway nito. Nagsalita si David tungkol sa mga tensyon sa pagitan ni Maria at ng kanyang anak na si Tyler. Binanggit niya na si Tyler ay nag-iinarte mula nang mawala ang kanyang biological na ina at ayaw tanggapin si Maria bilang isang ina. Naniniwala si David na sa kabila ng mga hamon na ito, magkakasundo ang pamilya. Hinalughog din ng mga pulis ang tahanan ng Sullivan para sa karagdagang ebidensya. Dinaanan nila ang mga gamit ni David at hinalughog ang sasakyan nito ngunit walang nakitang kahinahinala. In-interview nila ang mga kasamahan ni David at tiningnan ang kanyang mga talaan ng telepono na lahat ay nagkumpirma ng kanyang alibi. Sa buong pagsisiyasa at pinanatili ni David ang kanyang kalmadong kilos. Gayunpaman ipinahayag niya ang kanyang kalungkutan at hindi makapaniwala na may maaaring manakit kay Maria. Nakikipagtulungan siya sa pulisya at nagbigay sa kanila ng anumang impormasyong hiningi nila. Sa kabila ng kanyang malakas na alibi, patuloy na iniimbestigahan ng pulisya si David upang matiyak na wala siyang kinalaman sa krimen. Muli nilang sinuri ang pinangyarihan ng krimen at crinoscheck ang lahat ng detalye ng kanyang alibi. Gusto ng mga investigador na wala silang makaligtaan. Lumipas ang mga araw, naging malinaw na si David ay hindi sangkot sa pagtapos kay Maria. Ang focus ng investigasyon ay lumipat sa iba pang mga potensyal na sospek. Habang si David ay nalinis, ang sakit ng pagkawala ni Maria at pagiging pinaghihinalaan ay isang mabigat na pakiramdam na kailangan niyang tiisin. Noong September 15, 2012, tatlong araw lamang matapos ang pagkadiskubri sa katawan ni Maria,
Bandang tanghali habang sinusuri ang mga ebidensyang nakolekta mula sa pinangyarihan ng krimen, napansin ni Detective Martin ang isang bagay na kakaiba na nakatago sa mga kagamitan sa sining ni Maria sa kanyang studio, ang duse-duse ng mga sulat. Ang mga ito ay hindi lamang anumang mga sulat, ngunit tahasang sexual na mga liham ng pag-ibig sa pagitan ni Maria at ng ibang tao. Maingat na binasa ni Detective Coco at Officer Montes ang mga liham. Ang nilalaman ay nagsiwalat ng isang lihim na relasyon sa pagitan ni Maria at ng isang hindi kilalang individual. Ang liham ay graphical na binanggit ang mga lihim na gawaing pakikipagtalik at malalim na magkasalungat na emosyon. Ang pagtuklas na ito ay isang makabuluhang tagumpay sa kaso at nagmumungkahi ng posibleng motibo para sa pagtapos. Alam ng mga investigator na kailangan nilang malaman kung sino ang taong sangkot sa likod ng mga sulat dahil malaki ang posibilidad na ito ang susi para malutas ang kasong ito. Samantala, sinuri ng mga eksperto sa forensics ang mga sulat para sa mga fingerprints at ebidensya ng DNA. Sinuri din nila ang mga talaan ng telepono at kasaysayan ng email ni Maria upang makahanap ng mga clue tungkol sa kanyang lihim na kasintahan. Habang sinusuri ang mobile phone ni Maria, natagpuan ng mga detective ang isang serye ng mga tahasang text messages at mga log ng tawag na nagbunsod sa kanila ng hinala sa 18 years old na si Tyler. Ang mga mensahe ay nagpapahiwatig ng isang pilit na komplikadong sexual na relasyon sa pagitan ni na Maria at Tyler. Nagulat si Detective Coco at Officer Montes sa bagong revelasyon na ito. Si Tyler ay palaging nakikita bilang isang problemadong teenager. Ngunit ang lawak ng relasyon nila ni Maria ay hindi nila inaasahan. Alam ng mga investigador na kailangan nilang siyasatin ito ng masinsinan upang malaman ang katotohanan. Ang pagkatuklas sa mga love letters ay nagpalipat-lipat sa focus ng investigasyon. Ang pulisya ay mayroon na ngayong mas malinaw na direksyon at ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahan nang nabuo. Kailangan nilang tanungin si Tyler muli. Sa pagkakataong ito, may bago na silang ebidensya na maaaring magbukas ng mga lihim sa likod ng malagim na pagkawala ni Maria. Ang 18 years old si Tyler Sullivan ang naging focus ng investigasyon matapos madiskubre ang mga love letters sa text messages. Si Tyler ay isang problemadong binatilyong nahihirapan pa rin sa pagkawala ng kanyang biological na ina. At sa pagdating ni Maria sa kanyang buhay ay hindi niya ito matanggap bilang kapalit ng kanyang ina. Sa kabila nito, si Tyler ay matalino at ambisyoso na may hilig sa musika. Ilang oras ang ginugugol niya sa pagtugtog ng kanyang gitara, nangangarap na maging isang sikat na musikero palang araw. Noong September 16, 2012, dinala si Tyler para sa pagtatanong. Tila kinakabahan si Tyler ngunit sinusubukang manatiling kalmado. Ang mga investigador ay nagsimula sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang relasyon kay Maria. Inamin ni Tyler na ang kanilang relasyon ay pilit, ngunit itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa kanyang pagkawala. Nang ipresenta ng mga investigador ang love letters, nagbago ang ugali ni Tyler. Siya ay naging halatang kapado at defensive. Inamin niya na nagsimula silang magtalik ni Maria mga isang taon na ang nakalipas. Sinabi ni Tyler na nahulog ang loob niya kay Maria sa paniniwalang maaari silang magsama kung wala na sa larawan ang kanyang ama na si David. Gayunpaman, sinubukan ni Maria na tapusin ang kanilang relasyon at tumuon na lang sa kanyang asawa. Piniga ng mga investigador si Tyler para sa karagdagang detalye. Tinanong nila ito tungkol sa gabi ng krimen. Sinabi ni Tyler na nasa bahay siya ng isang kaibigan at nanonood ng mga pelikula. Sinuri ng mga pulis ang kanyang alibi, ngunit ito ay mahina at walang konkretong ebidensya. Sinabi ng kaibigan niya si Jake na kasama na si Tyler pero hindi niya maalala ang mga partikular na detalye o oras. Ang reaksyon ni Tyler sa interogasyon ay magkahalong galit at takot, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa krimen. Habang si Tyler ay ang pangunahing pinaghihinalaan, ang pulisya ay nangangailangan ng higit pang ebidensya upang direktang maiugnay siya sa krimen.
Ipinagpatuloy nila ang pagsusuri sa pisikal na ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen at binanggit ito sa mga pahayag ni Tyler. Sinuri din ng mga investigator ang footage na security camera mula sa kapitbahayan, umaasang makakita ng anumang hindi pagkakapare-pareho sa alibay ni Tyler. Mahigpit ang investigasyon kay Tyler at desidido silang ibunyag ang katotohanan. Alam nilang may motibo si Tyler, pero kailangan nila ng matibay na ebidensya para patunayan ang pagkakasangkot nito. Ang mga liham ng pag-ibig at mga text messages ay mahalaga, ngunit kailangan nilang bumuo ng matibay na kaso. Si Lilibeth Carter, ang 25 years old na kapitbahay ng mga Sullivan, ay naging isa sa mga inimbestigahan ng mga detective. Si Lilibeth na nakatira sa malapit lang ay madalas na bumisita sa bahay ng mga Sullivan. Nagkaroon siya ng matinding interes sa mga totoong kwento ng krimen at gumagawa siya ng isang nobela batay sa mga totoong pangyayari sa buhay. Si Lilibeth ay kilala sa kanyang pagiging mapagmasid at madalas na nakikitang kumukuha ng mga tala at larawan sa paligid. Noong September 17, 2012, dinala ng pulisya si Lilibeth para sa pagtatanong. Si Lilibeth ay nagpakita ng kalmado at masunuri na ugali. Ipinaliwanag niya na siya ay mahilig sa pagsusulat at nabighani sa true crime. Madalas niyang binibisita si Maria para talakayin ang kanyang nobela at makakuha ng feedback sa kanyang sinulat. Tinanong ng mga investigator si Lilibeth tungkol sa umaga na natuklasan niya ang katawan ni Maria. Ikinuwento ni Lilibeth ang mga pangyayari ng detalyado na naglalarawan kung paano niyang nakitang bahagyang nakabukas ang pinto ng studio at natuklasan si Maria na nakahiga sa sahig. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagkabigla at takot at kung paano siya agad na tumawag sa 911. Napansin ng mga investigator na walang pagbabago sa mga salaysay ni Lilibeth. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, si Lilibeth ay nanatiling kalmado at cooperative. Naging mahirap para sa mga investigator na matukoy kung meron siyang itinatago. Nagpasya silang halughugin ang kanyang bahay para sa anumang ebidensya na maaaring mag-uugnay sa kanya sa krimen. Nakakita sila ng ilang mga notebooks na puno ng mga detalyadong obserbasyon tungkol sa pamilyang Sullivan, ngunit walang direktang mag-uugnay sa kanya. Sa kabila ng kanyang pakikipagtulungan, si Lilibeth ay nanatiling isang pinaghihinalaan at patuloy siyang sinusubaybayan ng mga pulis. Sinuri din nila ang footage ng CCTV mula sa kapitbahayan. Umaasa na makahanap ng anumang ebidensya na maaaring magsangkot o mag-alis sa kanya. Noong September 20, 2012, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago ang imbestigasyon. Si Detective Martin Coco at Officer Julia Montes ay nakakuha ng sapat na ebidensya upang makilala ang salarin. Itinuro ng ebidensya si Tyler Sullivan, ang 18 years old na anak na lalaki ni David. Ang magkasalungat ng mga emosyon at mga maling pag-uugali ni Tyler ay nagdulot ng mga hinala sa simula. Ngunit sa pagkatuklas ng kanyang mga fingerprints na ginamit sa pagtapos, ang dahilan para masilyuhan ang kanyang kapalaran. Si Tyler, isang problemadong binatilyo, ngunit matalino at mahilig sa musika. Ang kanyang damdamin para kay Maria ay naging mapanganib nang kumprontahin siya ni Maria tungkol sa kanyang mga bagsak na grado at ang kanyang desisyon na tapusin ang kanilang lihim na pag-iibigan. Nagalit si Tyler at inatake niya ng isang mabigat na sculpture si Maria mula sa kanyang studio. Ayon sa mga investigador, ang mga pangyayari sa araw na yon, si Tyler ay nasa bahay na naghihintay ng tamang sandali. Nang pumasok si Maria sa studio, sinundan siya nito. Mabilis sa mga pangyayari, nagkaroon ng argumento at hinawakan ni Tyler ang iskultura at hinampas si Maria ng maraming beses na humantong sa kanyang katapusan. Noong gabi ng September 20, tumating ang mga pulis sa tahanan ng mga Sullivan. Si Tyler ay nasa kanyang silid at nakikinig ng musika sa kanyang iPad. Nang pumasok ang mga pulis, tila nagulat si Tyler, ngunit hindi ito lumaban sa pag-aresto. Siya ay pinusasan at dinala sa himpilan ng pulisya para sa pagproseso.
Ang ama ni Tyler na si David Sullivan ay nasaktan sa balita. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak ay may kakayahang gumawa ng ganoong kabutal na gawain. Klas ng mga tahasang sexual na sulat at mga fingerprints ni Tyler sa sandata ng pagtapos ay ang mga kritikal na piraso ng palaisipan na tumulong sa paglutas ng kaso. Habang isinakay si Tyler, ang kanyang reaksyon ay magkahalong galit at pagsisisi. Masaya naman ang mga kaibigan at pamilya ni Maria na nahuli na ang kriminal, ngunit nananatili ang sakit ng pagkawala nito. Ang pag-aresto kay Tyler Sullivan ay nagdulot ng ilang tagumpay sa kaso, ngunit ang pagkuha ng hustisya ay malayo pa ang dadaanan. Ang paglilitis kay Tyler Sullivan ay nagsimula noong November 5, 2012 sa Somerville, South Carolina. Puno ang courtroom ng mga reporters, kaibigan at kapamilya, lahat ay sabik na marinig ang mga detalye ng kaso. Ang pag-uusig ay pinangunahan ng katulong na abogado ng distrito na si James Bliver, isang batikang abogado na kilala sa kanyang pagiging matiyaga at pagiging masinsinan. Siya ay 45 years old na may matigas na ugali na nag-uutos ng paggalang. Iginiit ni Bliver na ang pagkahumaling ni Tyler kay Maria kasama ang kanyang galit sa pagtapos ng kanilang relasyon ang dahilan para magawa niya ang brutal na krimen. Iniharap niya ang mga text messages ng love letters at ang forensic evidence na nag-uugnay kay Tyler sa krimen. Matibay ang kaso ng prosecution na nagpinta ng malinaw na larawan ng motibo at aksyon ni Tyler. Ang depensa ay pinangasiwaan ng pampublikong tagapagtanggol na si Sarah Jane Lemon, isang mahabagin at determinadong abogado na nagsasanay ng abogasya sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ay 42 years old at kilala sa kanyang dedikasyon sa kanyang mga kliyente. Iginiit ni Lemon na si Tyler ay isang problemadong teenager na labis na naapektuhan ng pagkawala ng kanyang ina at nahihirapan sa mga isyu sa kalusugan ng isip. Sinabi niya na ang mga aksyon ni Tyler ay hindi pinag-isipan, ngunit isang resulta ng emosyonal na kaguluhan at pagkalito. Sa buong paglilitis, kitang-kita ang emosyonal na pinsala sa pamilya ni Maria. Ang kanyang asawang si David Sullivan ay nakaupo sa harap na upuan. Ang kanyang mukha ay nakaukit ang kalungkutan at hindi makapaniwala. Tahimik na umiiyak ang mga kaibigan at kapamilya habang pinakikinggan nila ang mga detalye ng malakim na pagkawala ni Maria. Pagkatapos ng ilang linggo ng testimonya at ebidensya, nag-deliberate ang hurado sa loob ng 2 araw. Noong December 3, 2012, bumalik sila na may dalang hatol. Si Tyler Sullivan ay napatunayang nagkasala ng 2nd antas ng pagtapos ng tao. Tahimik ang silid ng hukuman habang binabasa ng hukom ang hatol. Kaunting emosyon ang ipinakita ni Tyler, blanco ang mukha habang nakikinig sa kanyang kapalaran. Ang paghatol ay naganap noong December 10, 2012. Si Tyler ay sinintensyahan ng 25 years na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Sinabi ng hukom na habang ang mga akusasyon ni Tyler ay dulot ng emosyonal na pagkabalisa, ang kalupitan ng krimen ay nangangailangan ng matinding parusa. Ang hatol ay naglalayong magbigay ng hustisya para kay Maria at sa kanyang pamilya. Ang pamilya ni Maria ay may iba't ibang reaksyon sa hatol. Ang ilan ay nadama na ito ay masyadong maluwag dahil sa likas na katangian ng krimen, habang ang iba ay naniniwala na ito ay isang patas at balanse sa pagitan ng hustisya at pagkikiramay para sa mental na estado ni Tyler. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. And as always, keep safe everyone!